Yeah, hello. Yeah, good morning uli. Miss Liwani. Ayan, si Miss Liwani from Qatar. New enrollee siya. Actually, kahapon lang, di ba? Yan. So, welcome to Cap College, ICSA Cap College family. Hello, good morning, Miss Rich. So, parehas kayong phone ang gamit. okay lang, walang problema. Magsishare screen ako mamaya. And ito'y ano lang naman, short briefing lang. Ayan, si Miss Liwani, nasa Qatar siya. And Miss Liwani, si Miss Reeds, nandito siya sa Kuwait. Parehas kami, nandito sa Kuwait. Yeah. Okay, so first of all, itong bachelor's degree na ano na napili niyo, okay, ito ay based in Philippines. Yung curriculum natin naka-based sa Pilipinas, ha? Alam niyo naman yon. So, Okay. yung college natin ay Cap College Foundation. Incorporated na located yung main office niya sa Makati. Okay. Si ICSA naman, sino si ICSA? Okay, ang ICSA tayo, o si ICSA ang authorized distance learning ng Cap College dito sa buong Middle East. Okay? So kami dito sa Middle East yung ano yung distance learning, authorized distance learning ng Cap College. Para kasi siyempre sa Pilipinas tapos lahat tayo nandito sa Middle East, mahirap yung communication kung sa Pilipinas ka pa mag ano makikipag-coordinate dahil na isa na doon yung time ano natin yung time difference. Okay? So aware naman kayo sa pag-aaral natin dito, ito is self-study and modular, di ba? Aware naman kayo dalawa. Yes. Okay. Yes, So please. ayan, para sa atin na mga nandito sa ano na sa Middle East or OFW, kahit mga nasa Pilipinas, actually ito yung base talaga na ano na school para sa kanila, yung mga nagtatrabaho ba while working ba, studying while working. So pinatayo talaga itong college para sa mga nagtatrabaho, mga although yung mga ano yung mga celebrity sa Pilipinas, sila Manilyn Reyes, ayan, dito din sila nagtapos sa Capales Foundation. Ayan. So yun. So ngayon itong short briefing natin about sa process ng pag-aaral natin, yun, as I said nga na self-study siya and modular. So meron tayong tatlong portal na ginagamit. Okay? Yung isang portal, pinaka-main portal natin ay ang Cap College Foundation, yung e-learning.capcollege.com.ph, na yun yung natanggap nyo or matatanggap nyo sa email nyo once activated na yung account nyo. Yung dalawang account naman, manggagaling sa akin, actually meron na kayong account parehas. Ang gagawin ko lang, i-generate yung password nyo at i-share sa inyo, ayan, para ma-access nyo. Okay? So, mag-share screen ako ngayon ha para at least ano mapakita ko sa inyo yung portal. Sana hindi ma ano ba maglo ko yung connection natin. Kasi kahapon pa to eh, minsan nagkakaroon ako ng ano eh, sa connection ba. Ito yung Cap College portal. Miss Liwan, iwan natanggap mo na ba yung ano yung account mo dito, yung Yes activation ng po, no. account mo? Na-access ko Yes, na po. Yes. na-access na siya. Very good. Na-download mo na ba yung module mo? Yes po. Okay, that's good. Okay, si ano si Miss Reeds, kanina ka lang nag-enroll, no? So, hopefully by today din 'yan, mga later today matatanggap mo din 'yan sa email mo kung wala pa ngayon kasi Monday naman ngayon, so nasa office na or working na lahat, on business na silang lahat sa Pilipinas at nauuna sila doon, 'di ba? Yeah, so kung hindi pa siya pumasok ngayon, hintayin mo na lang or pwede mo Okay mag-check po. sa spam kasi usually nasa spam siya pumapasok. And hindi ko Okay, rin na-check sa problem. akin kasi kapag may matanggap ako, dapat may tanggap ka din. Hindi ko pa na-check sa akin. Anyway, okay, let's proceed. Ayan. So ito yung Cap College portal or student portal. Yung pinaka-main portal natin. So dito ipapasok lahat ng mga subject na i-enroll nyo. Every time na mag-add kayo ng subject, ipapasok siya dito. Dito siya i-upload. Maliban sa PE. Kasi ang PE na subject is wala siyang module. So, hindi na yon siya papasok sa portal.
Pero yung mga lahat ng academic subject natin at yung ano, NSTP, ipapasok pa rin siya dito. Lahat ng may mga modules ng subject. So dito natin siya makukuha, dito natin ita-download. Okay, pwede natin ipaprint once na na-download na natin. And or pwedeng save lang din sa laptop natin para hindi naman every time na mag-aral kayo is maglalag kailangan niyo po mag-login sa portal. So for that kailangan niyo lang mag-ano mag-login kapag mag-module test na kayo or magpa-final exam. So yung pag-aaral natin dito, actually, ang Cap College ay una or isa sa mga napagbigyan ng open calendar. Okay? Hindi lahat ng school sa Pilipinas ay pwede silang mag-open calendar. So, ang Cap College ay una at isa sa mga napagbigyan ng open mag-offer ng course na open calendar. Ibig sabihin, yung 4 years course, pwede natin, pwede niyong matapos in 2 years time. Okay, 4 years siya. Yeah, 4 years pa rin sa diploma niyo, pero pwede siyang tapusin na 4 years. Okay, sa mga freshmen, yan freshmen like high school graduate or senior high graduate, yan, pwede nilang tapusin yung 4 years course in 2 years lang. And 4 years pa rin yung nakalagay sa, ilalagay sa diploma niyo. Kasi nga, open calendar ang college. So, trimestre tayo. So, pwede kayong mag-enroll ng more than 3 semesters sa loob ng isang taon. Kaya pwede natin siya matapos ng mas maaga. Sa CHED, ang pinaka-policy ng CHED ay 18 months yung pinaka-maaga na matapos natin or mag-issue ng special order. Okay? Alright, so ayan, sa pag-aaral naman natin dito, okay, for example, sa isang subject, kayong dalawa ngayon ay magkaiba kayo ng subject na na-enroll, although magkaiba din ang course nyo, pero may mga subject na parehas, yung general subject nyo parehas lang din. Hindi ko pa na-check yung ano, kasi hindi ako yung nag-process ng enrollment ni Ridge. Ano yung subject na in-enroll sa'yo ni Miss Sherry? English 1, yun yung sabi English niya. Alright. So, freshman ka din. Okay. English 1 siya. English 1 subject is ano, online module test, online final exam. Naka-comprise lang siya ng multiple choices. Okay? Take note mo na lang. And while yung kay Liwani, dahil senior high school graduate siya and every instructor siya, so diretso na siya sa first term. Okay, naka-diretso na siya sa first year, first term, at GE-101. Yung GE-101, or Understanding the Self, tama ba ako, Ms. Liwani? Understanding the Self, module 1 to 4 lang yan siya, kung hindi ako nagkakamali. So, magkaiba yung process ng, ano natin dito, ng exam. Okay, dalawang klase ang ano din natin ang pagkuha ng exam. Meron tayo kasing online exam and offline. Module test online, module test offline, module test. Sa mga final exam lahat sa portal yan. Pero sa module test natin, meron silang tinatawag na online and offline. So when I say online, ibig sabihin sa portal mo mismo siya ginagawa. Dito mismo sa portal na naka-open yan, diyan mismo siya gagawain yung module test mo. Kapag naman offline, katulad ng subject ni Miss Liwani na GE-101, yan naman ay ano, ita-download pa niya yung questionnaire, sasagutan niya sa Microsoft Word, sa laptop niya, and isa-save lang niya hanggang matapos niya yung module 1 to 4. Once matapos niya sagutan yung module 1 to 4, pwede na niyang isubmit sa ating student dashboard. Ayan. And pwede na siya magpa-request ng final exam. Ayan. Pwede mo siyang aralin. Yung isang subject natin, pwede nyo tapusin sa kahit ilog ng isang linggo kung kaya nyo. Depende sa inyo. Dahil nga open calendar tayo, pwede nyo matapos ang isang subject ng wala pang isang buwan. Depende yan siyempre sa oras na ibibigay nyo sa pag-aaral nyo. Ayan. Pero mayroon tayong mga estudyante na nakakatapos ng 3 to 4 subjects sa loob ng isang buwan. Meron naman isa lang talaga yung natatapos nila. Meron din lumalampas ng isang buwan. Depende sa oras na kaya natin ibigay sa pag-aaral natin. Ayan. So, kung ngayon na nag-umpisa pa lang kayo, siguro bawat isa sa inyo, meron na kayong target. Okay, tatapusin ko yung course ko within 2 years, tatapusin ko na in 3 years or in 4 years. So, ikaw, Ms. Liwani, ano yung naka-plan mo? Ano yung nakaset mo na target to ano to finish your course? 2 years? 3 years? 4 years? Nakamute ka.
Nakamute ka. Less than 2 years. Less than 2 years. All right. So, that's good. Okay. So, para matapos natin ang course natin in 2 years, for example, or less than 2 years, kailangan makatapos ka ng mga 2 to 3 subjects sa loob ng isang buwan. Okay? Kaya. May mga madaling subject na kayang-kaya natin tapusin yan in 1 month. Yung mga tatlong subject or 4 subject. Meron akong estudyante na iilan sa kanila na meron dyan sa Qatar, sa Kuwait, na nakakatapos talaga, nag-exam sila weekly. Talagang weekly. Pero meron din sometimes, pag may mga major subject na essay, minsan natatagal, or sometimes nabibisi sa work. So, minsan, ano din, maabot ng 2 weeks, ganyan. Okay, alright. So, kasi open calendar tayo, so depende sa oras na ibibigay nyo sa pag-aaral nyo. Okay, babalik tayo dun sa, ano, sa subject, kung yung process ng pag-aaral natin. Okay, so ang module test natin is dalawang klase, may online and offline. Nasabi ko na sa inyo kung paano yung offline. So, yung online naman, when I say online, ibig sabihin dito talaga sa portal gagawin, katulad ng English 1. So, eto pa yung pag-aaral natin, ang tamang strategy sa pag-aaral natin since open calendar tayo and self-study, wala tayong instructor, walang nagtuturo sa inyo, kundi ang sarili nyo lang. So, module by module yung gagawin natin. For example, kay Miss Liwani or Miss Rich, sa isang module mo, sa English 1, module 1 mo sa GE 101 or Understanding the Self, aaralin mo muna yung buong module 1, lahat ng exercises and self-progress check test na madadaanan mo habang inaaral, binabasa mo siya, sasagutan mo siya. Kung pwede nyo siyang ma-print out, mas maganda para doon kayo mismo sasagot sa print out niya. No? Ayan. So, sa isang module, sometimes meron siyang lesson 1 to 5. So, kung meron siyang lesson 1 to 5, ibig sabihin meron siyang self-progress check test na 5 din. Kasi every lesson nga, meron siyang self-progress check test and exercises na kailangan yung sasagutan para ma-master nyo ang isang module. Ang self-progress check test at saka exercises ay hindi siya part ng pagkukunan ng grade nyo. Pero part ito ng pinag-aaralan natin para ma-master nyo ang isang module. Once na-master nyo ang isang module, ibig sabihin, malaki ang chance na mataas ang makuha nyong grade sa module test and final exam. Diba? So, paano nyo masusukat ang sarili nyo na na-master nyo ang isang module? Siyempre, doon nga sa self-progress check test at saka exercises na sasagutan nyo. Once matapos mong aralin ang isang lesson, kasi every lesson meron siyang self-progress check test. So, pag meron kayo madaanan na exercises, sagutan nyo. Self-test, sagutan nyo. Pagdating nyo sa dulo ng lesson 5, kung hanggang lesson 5 siya, yung isang module, nandoon yung mga tamang sagot. For you, to check, to evaluate your own work. So, kayo mismo yung mag-evaluate sa mga sinagutan nyo, sa sarili nyo. Doon nyo malalaman, masusukat ng sarili nyo na na-master nyo yung isang module. Kapag mas marami ang correct answer, essay man yan or multiple choices. Kasi actually, kapag essay, ang ano niya, minsan mayroon din doon. At least, hindi naman pag sinabing essay kasi, kung sinagutan mo din siya, yung answer progress test mo na essay. So, siyempre, kung hindi mo tiningnan yun, baka hindi talaga iba yung pagka-deliver mo ng sagot mo kesa sa binigay na answer key. It's fine, walang problema as long as related pa rin siya. Okay? Pero sa multiple choices or true or false, siyempre kung nandun yung answer key, talagang yun talaga yung nakalagay doon kung walang mga typo error. Kasi sometimes hindi natin maiwasan na may mga typo error din. Kaya in advance, kung meron kayong makikita na mga typo error, pwede nyo akong i-communicate kung talagang kinakailangan. Yung mga iba kasi pinapalampas na lang nila yan pag may mga typo error. Okay, let's proceed. So ganun yung gagawin nyo kapag natapos nyo na yung isang module. Sagutan at na-evaluate nyo na kung mas marami ang correct answer, ibig sabihin na ma-master nyo na. Ngayon, ang kailangan nyo nang gawain ay paghandaan ang online module test or di kaya yung offline module test. Re-review kayo uli, okay? Kung kaya nyo nang mag-module test, mag-set kayo ng time, anong oras, dapat
yung nasa bahay kayo, walang, o kahit nasa work man kung medyo maluwag yung work mo, yung hindi kayo tatawagin, walang makakaabala sa inyo. Especially sa online module test kasi may time limit yon. Kung offline module test, walang problema. Katulad sa subject ni Liwaning, Miss Liwaning ngayon as offline module test. So, pwede niyang gawa-tigil kasi nasa ano lang siya, nasa Microsoft Word siya. So, walang time limit. Yung English 1, lahat ng module test niyan, online siya. So, once na-start mo yung module test mo, nag-start na rin yung tapos, oras mo. Yes. So, okay. So, papakita ko lang sa inyo ng konti yung ating aking portal para at least makita mo. Sa ano, sa siguro Miss Liwani, yung sa offline module test, nakuha mo naman, no? Yung ibig kong yes. iparating. Yes. Yes. Okay. So, sa online module test, pasilip ko lang ng konti kung papaano yung online module test. Alright? So, ito yung portal natin. Okay, module 1 to 5, yung English 1. Okay, so, Miss Liwani, sa subject mo ngayon, offline module test, pero, of course, meron ka rin subject na online module test. Yung susunod sa GE 101 is yung GE 102, online na yun siya. So, meron siya yata ng module 1 to 6 naman yun. And, puro multiple choices lang siya yung mga module test niya hanggang sa final exam. So parehas ng English 1, multiple choices ang module test and final exam. Okay? So module 1 to 5, kung hanggang module 1 to 5 siya, every module meron siyang mga module test. Sa isang module, for example, module 1 ng English 1, siyempre kailangan natin magbasa ng instruction ha. Okay. So, download the module para ma-download mo siya. Itong self-progress tech test na nakikita nyo dito sa portal mismo, hindi nyo nagagalawin yan. Kasi, once na-download mo na yung module, part na siya, nandun na siya, kasama na siya na-download. So, itong self-progress tech test dito sa portal, naka-off yan siya, hindi na natin mabubuksan. Okay? Kasi hindi naman siya part ng pagkukunan ng grade nyo. Ngayon, kapag natapos na natin aralin ang isang module, ang ibig kong sabihin na natapos natin aralin, hindi lang binasa lahat na, dapat sinagutan na rin yung exercises and self-progress test. So, once na natapos mo yon at na-evaluate mo yung mga worksheet mo, kung ang kinalabasan niya ay mas marami yung correct answer mo, ibig sabihin na ma-master mo siya, then pwede ka nang mag-module test online. Dahil ang module test online is yun yung bahagi ng grade natin. Okay? Kasi ang pagkukunan ng grade natin dito ay module test and final exam. Dalawa lang. So, yung self-progress check test at saka exercises na nasa part ng module, hindi na siya kasama sa pagkukunan ng grade natin. Okay? Pero, kailangan natin gawain para ma-master natin ang isang module. Doon natin kasi masusukat ang sarili natin eh. Kapag nasagutan mo siya at na-check mo, na-evaluate mo base doon sa mga answer key, ayan, doon mo malalaman na, okay, na ma-master ko siya kasi mas marami yung correct answer ko o baka na-perfect mo. Ngayon, kapag ang kinalabasan niya is mas marami yung mali natin, so kailangan muna natin balikan bago tayo mag-proceed sa, yes, module test. Okay, so, ayan. Ito yung exercises na sinasabi ko. Makikita mo siya. Mayroon exercise A. Ayan. Ito. Ayan. Then exercise B. Habang binabasa natin siya, madadaanan nyo yan hanggang sa dumating ka sa self-progress check test. Okay. Shortcut natin hanggang sa dulo na. Ito na yung lesson 5 niya. Okay. Okay. So, after the lesson 5, kapag nasagutan nyo na yan, answer key na siya. So, nandito yung mga tamang sagot. Hindi ko na lang ipakita sa inyo. No? So, ayan yun siya. So, ito. Okay. Kasi, maiyan mo na. Oo. Siyempre, mas maganda yung sinasagutan mo siya na hindi mo pa nakita kung ano. Kasi para malinis ba, na alam mo na talagang naintindihan mo. Diba? Oo. Okay. So, once na natapos mo na siya at na-evaluate mo na yan, mas marami yung correct answer, pwede na kayong mag-module test online. Dahil yung module test online natin, ito yung part ng pagkukunan ng grade natin. Okay? So, dito, pero kailangan dito sa online module test, yung nakakokus ka talaga, yung wala nang tatawag sa'yo, kahit nasa work ka man, kung wala man, kasi may time limit to eh. Hindi katulad doon sa subject na offline, katulad ng subject ni Miss Diwani ngayon, na offline module test, and pwede niyang gawa-tigil. Walang problema kasi walang time limit yun. Offline kasi siya. Okay, so itong nasa portal, online yan, and may mga time limit, ipapakita ko lang sa'yo. Para at least may idea ka.
Okay? So, huwag kang mag-proceed sa module 2 hanggat hindi nyo natatapos ang lahat ng kailangan nyo gawain sa module 1. Kasi Okay. kailangan nyo pong balikan. Hindi, wala tayo sa traditional college na meron tayong instructor na sa loob ng isang araw, ilang subject yung inaaral natin, dito hawak nyo ang oras nyo. Okay? So, ang tamang strategy dito ay module by module. Once matapos mo aralin ang isang module, lahat-lahat, mag-module test ka. And then start with another module. Kapag natapos mo naman lahat tayong module 1 to 5, pwede ka magpabook ng schedule for final exam. Once naka-final exam ka na, pwede ka na mag-start sa next na subject. Okay? So, kung kaya niyong aralin, tapusin ang isang subject sa loob ng isang linggo, 2 weeks, ibig sabihin, in 1 month, pwede kayo makatapos ng 2 subject. Okay. So, itong online module test, ganito yung test. Okay, nakalagay dito attempts allowed 3. Mostly talaga, kapag online module test, 3 attempt talaga siya. And time limit niya ay 50 minutes. Mahaba naman. Almost, isang oras, di ba? Halos isang oras siya. 50 minutes. And grading method is highest grade. So, kung ano yung pinakamataas na grade natin, kung halimbawa naubos mo yung 3 attempt, kung ano yung pinaka-highest na grade mo, yun yung mako-consider sa computation. Okay? So, nauna man siya, nahuli, pangalawa, basta kung yun yung highest grade mo, yun ang makakasama sa akong, yun ang kasama sa computation. Okay? So, if ever naman, nag-attempt kayo, sa unang attempt pa lang, ay masaya na kayo sa grade niyo, umabot siya sa passing, and contento na kayo, kahit hindi niyo gamitin yung 3 attempt. Walang problema. Okay? Pero kung gusto niyong pataasin, ang gawin lang natin, mag-review uli at gamitin yung next na attempt. Sometimes, ang nangyayari habang nag-module test tayo online, kahit sigurado ka naman na, oh, bakante ako, walang tatawag sa akin. Sometimes, yung problema na, yung ano natin eh, yung laptop hindi natin napansin, hindi pala naka-charge, na low bat. Okay? Sometimes, yung internet natin, hindi rin naka-charge, o baka yung connection, humina yung connection natin, and then, sometimes mag-error or nag-iikot-ikot lang, hindi tayo makaproceed sa ginagawa natin. May mga ganun talagang nangyayari. So, para lang alam nyo na kaya rin tayo may 3 attempt para in case of any error or technical problem. Ayan, o di kaya ay sa atin mismo, medyo sa oras, naalanganin sa oras, sometimes gusto mo talagang wala naman tatawag sa akin, pero ni-start mo na, hindi mo alam na may bigla palang humadlang sa'yo o nangyari, tapos naiwan mo siya. Pagbalik mo, ubos na yung oras mo, then wala na. Sayang na yung 1 attempt mo. Pero may 2 pang natira. So kaya mayroon tayong mga 3 attempt. Ngayon, sa 2nd attempt mo, kung sakali, ang dahilan naman is kahit nandun ka naman, nakatutok, pero hindi talaga umabot sa passing grade yung mga sagot mo, then may chance ka pa para i-improve. Mag-review ka, and then gamitin mo yung last attempt, okay? Para ma-improve mo pa, mapataas mo yung grade mo. Okay? So, parehas lang yung module 1 to 5 or lahat ng online module test, same process lang siya. Ganyan lang. Kung comprise siya ng true or false or multiple choices, maliban lang kung essay. Kasi pag essay type, kahit online siya, pag essay type, kung online siya, nandyan lang yung question, tapos itatype mo pa yung sagot mo. Pagka ganoon, hindi mo rin kaagad makikita yung score mo. Unlike sa online, mga ganito, mga multiple choices, once natapos ka, nasubmit mo na siya, makikita mo kaagad yung score mo kung umabot ka sa passing or hindi. By the way, ang passing grade natin dito sa every attempt natin sa module test ay 3.0. So, ang highest ay 1.0. Ngayon, kung okay kayo sa first attempt nyo, yan, pwede din lang hindi ubusin yung attempt. Pero okay lang din ubusin as a reviewer na lang, preparation for final exam. Okay? Kasi ang final exam naman natin, comprised naman siya ng 50 items. Mostly, kung multiple choices, 50 items siya. And isa't kalahating oras naman yung tinatagal niya. Okay? Yan. So, kailan natin pwedeng gawin yung final exam? Kapag tapos na lahat ang module test natin. Online man or offline. Okay? So, yun sa kay Miss Liwani, dahil offline siya, once na magawa mo lahat yung module test ng subject mo, 1 to 4, ayan, pwede mo kong i-communicate for submission. Ayan, and once na-submit mo na siya, kahit wala pa siyang grade, pwede ka na mag-final exam.
Pwede rin naman na yung iba ginagawa nila, module test lang ng module test, tapos enroll ng another subject, module test, later na yung final exam. Pero mas maganda yung tinatapos mo na kasi babalikan mo na naman eh, di ba? Yan, kung kaya mong bilisan naman, yan, wala din naman problema as long as ma-comply nyo yung requirements. Ibig sabihin, magawa nyo yung mga module test with passing grade. Yan. Walang problema kahit gano'ng kayo kabilis kasi nga open calendar tayo. Yan. Okay? So, pag may mga katanungan kayo, kung mayroon man akong hindi na-discuss dito, pwede nyo kang i-message and na-add ko na kayo parehas sa group. Doon sa group natin, okay. Actually, mix na yan siya ng Kuwait at saka ano, lahat na naka-under sa akin na estudyante, doon na sila lahat. Yan. Okay, so maybe si ano si Miss Sharina, i-add na kayo doon sa group kasi magkakaroon ng ano ng sport fest sa Qatar din this ano bago mag-end ng year. Okay? And dito din sa Kuwait naman naka-schedule na kami on 17 November ang ano na ang sport fest dito sa Igayla. Malapit sa kay Miss Ridge. Okay? So my question lang po ako, ma'am. Yes. Yeah. Yeah, yung pag-take ng exam, yung pag-take ng exam nasa amin yun kung kailan, anong oras. Yes, nasa inyo. Yung module test anytime, anywhere. Online module test anytime, anywhere as long as meron kayong internet connection. Walang problema kahit yung mga iba dati na nandito nag-e-exam, nasa bus na, sana na, wow, nag-quiz pa ako, nandito na ako sa bus, papunta ako diyan magpa-final exam ako. Ang problema. Basta make sure lang na hindi ka maabala doon. Walang aabala sa iyo kasi sayang yung attempt. Yan na nga. Oo. So, ayun. Yung sa offline module test, anytime din yan. Kasi wala naman ano yan. Wala naman sa portal. So, walang time limit. Anytime pwede mo siyang gawain. Actually, maganda yung offline module test kasi anytime pwede mo siyang gawa, tigil, gawa, tigil. Walang time limit. Okay. So, meron akong ibibigay sa inyo ng isa ang access dito sa, meron tayong portal na isa. Ito ay tinatawag nilang ICSA Student Dashboard. Dito sa Student Dashboard, mapapanood nyo uli kung gusto nyo i-review itong orientation. Okay. Meron na ditong record version. Okay. Naka-ano na yan, step by step na siya kung gusto nyo ulitin. Nandoon na lahat yung nakalagay na diyan kung paano yung booking ng final exam. Okay, dito sa naka-kulay green na to, ito ICSA and CAP portal tutorial. Nandiyan kung paano mag-generate ng password. If ever makakalimutan niyo yung password niyo o di kayo maka-access. Nandito kung yung attendance, daily attendance, booking ng final exam, submission ng offline module test katulad ng subject ni Ms. Liwani ngayon. Pag natapos mo siya lahat, sagutan yun, dito ka magsasubmit. Submission of offline module test. So, pwede mong mapanood. Ito video to ha. Of course, video yan. Nandito yung link para mag-submit ka. Dito siya. Dito pinakababa, non-portal-based exam quizzes and assignment submission. So, dito ka magsasubmit ng mga module test mo once matapos mo siya. Kung account mo to, syempre, nandiyan na yung pangalan mo, hindi mo na kailangan i-fill up. Pero sa akin kasi, syempre, akin to. So, kung mayroon akong isasubmit dito na assignment ng student, kailangan pa ilagay ang details nila. Pero kung sa inyo yan, pangalan nyo na dyan, dito, pipili lang kayo ng subject, kung ano yung subject na isasubmit nyo. And kasi siyempre, pag marami ng subject na ka-enroll sa inyo, marami nang lalabas dyan. So, pipiliin nyo lang. Ngayon, dito sa documents, name ng documents, for example, sa kay Miss Liwani, by the way, mag-i-in yung ano natin, mag-i-end yung Zoom natin in 10 minutes. GE101, hopefully matapos tayo. Module test 1. So dito sa document yan, dapat pangalanan nyo dyan kung ano yung yung i-attach nyo dyan. Module test 1. So yun din dapat yung naka-attach dito. Okay, select file or choose file. Yan lang. So select kayo ng file na i-attach nyo. Okay? Pwede kayong mag-attach ng kahit gano'ng kadaming file. I-click mo lang yung plus, plus, plus dito. And then, don't forget, pangalanan, GE101 Module Test 2, GE101 Module Test 3. And yun din dapat yung naka-attach dito. And sa file mo mismo, doon sa module test na i-attach mo, dapat may pangalan ka doon sa pinakataas. Ha? Kasi pag na-download nila yan, para kahit minsan na nahahalo sa ibang ano, or i-print out nila kasi para i-check yung mga gawa nyo,
So at least hindi sila malilito. May pangalan. So huwag mong kalimutan maglagay talaga ng pangalan mo doon sa file mo. Sa questionnaire, sa pinakataas niya, alam niyo naman yan kung paano. Kung ano yung ibig kong sabihin. Hindi tayo mga bata. Okay? All right. So yun. Para sa ano sa offline module test. So sa you, Miss Reads, wala kang isasubmit ngayon dito, ha? Kasi lahat sa you online. Yung mga sasagutan mo, ano mo lang yun, reviewer mo lang yun. So, yung module test mo is sa portal talaga. Okay. Darating ka din dyan sa subject na to, na katulad ng kay Ms. Liwan. Okay? Ayan. Okay. Alright. Po. So, excuse me yes, po, ma'am. Yes. Ano po? May link po yan? Yes. Ibibigay ko sa inyo yung link. Tapos ang username and password nyo dito. Kung ano yung username and password nyo dito sa college portal, yun din ang username nyo dito sa password. Ang magkaiba lang yung link. At use nito. O, nandito lahat. Pwede nyo panoorin muli yung video tutorial para magsawa kayo sa boses ko. Ayan. So, ang pinakagamit lang natin dito na link ay attendance link yan para sa daily attendance tuwing mag-aaral kayo. Okay? Maliban dun sa group chat natin, yun ay ID naman yun para at least may interaction with other student dahil wala tayong sa Pilipinas para pumasok sa school. So, at least meron kayong parang pinapasukan na okay, feel nyo na mag-aaral kayo. Ayun. Attendance. Yan na yun. Okay? Right. So, exam request link kapag final exam na to. Module test, walang request yun na. Anytime pwede nyo nang gawin yan. Once natapos yung arali ng isang module, mag-quiz na kayo. Wala nang request-request yun. Okay? So, once natapos yung lahat ng module test niya, pwede na kayo magpabook ng schedule for final exam dito. Okay? Ito lang yung ginagamit natin dito na link, yung mga videos para panoorin, attendance link, okay, exam request link at saka submission ng offline module test. Rest of the link, hindi na natin ginagamit. Pero yung ad friends, yes, ginagamit natin tong ad friend. Kung meron kayong kaibigan na nagtatanong din, pwede nyo i-add dito. Kapag nag-enroll siya in 3 months, hanggang na sa pangalan nyo ba siya, meron kayong matatanggap na incentive. First one. Oh. Okay? Nice. Pwede na rin mabawas sa tuition. Okay. Yun. Okay. 1,000 pesos. Basta pambaon. Kailangan lang. Nasa pangalan nyo pa. Ayan. Na-add nyo talaga dito. Add friend. Ilagay nyo ang pangalan niya at saka contact number. And then, sabihan nyo rin ako si ano yung add ko doon para ma-follow up ko. Once nag-enroll siya, yun. Kung pasok sa pangalan nyo, talagang nakaregister sa inyo, mapupunta sa inyo yung reward. Okay. So, kapag may question kayo, huwag kayong mag-hesitate na magtanong sa akin, mag-message, or kapag urgent, tawagan nyo ako. Nasa work ako from 10 a.m. to 7 p.m. Pag after na noon, minsan pag late na kayo mag-message na hapon, baka hindi ko na mabasa, kinabukasan na. So, kailangan may follow-up. Kinabukasan, 10 o'clock, mag-message kayo sa akin. Kasi yan, nandito na ako, nakikita ko na. Kasi pag evening kayo nagme-message, kinabukasan, natatapunan siya ng sobrang dami. So, sa huli ko din siya mababasa. Kasi minsan, hindi ako, late ako nakakapag-scroll ba, nauuna kong nasasagot kung ano yun nasa taas talaga. Okay. So, parehas kayo nandun na sa group. Pag nasend ko sa inyo yung ID nyo, pwede na kayo mag-start mag-share ng attendance nyo doon daily. Okay? Okay. So, ayun. Thank you so much sa oras nyo ngayon, dalawa. And sana matapos nyo yung course nyo dun sa tamang oras. Sa target nyo, 2 years or less than 2 years, inshallah, matatapos nyo yan. Okay? And welcome to Cap College. I say sa Cap College pa. So, feel free to ask kung meron kayong mga concerns, gusto nyo ang liwanagin, itanong sa akin, mag-message lang kayo sa WhatsApp. Sa group, hindi ako nagre-reply doon, bibihira lang. Pero may tanong kayo, direct na lang sa akin, ha? Okay. Ayun. So, thank you so much. And, see you sa next meeting or sa mga exam nyo. Kapag gusto nyo ng follow-up orientation or briefing, sabihan nyo lang ako or pwede nyo paroonin na lang din yung video. Thank you so much, Ms. Liwani and Ms. Reads. Okay na ba tayo? May tanong kayo? No, thank you. Okay, thank you so much. Basta mag-message na kayo pag mag-message. Maraming salamat and good luck sa pag-aaral. Thank you. Ayun na nila ba? Salamat po, ma'am. Okay, salamat.
Okay lang. Pag may time ka, visit ka din dito sa Quet City. Oo po. Okay. Salamat po. Ayan. Thank you so much. I-send ko na lang yung ano yung link ng isang portal, ha? Sige po, ma'am. Okay, thank you. Ingat. Okay, you too then. Okay, bye-bye.